Hello mga master, kumusta? Jello Stillard po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng breast pocket ng coat mga master. So ano ito? Ito yung bulsa sa dibdib mga master. So ang gagawin ko ay ayun nga, breast pocket yung sa coat. Tapos wala itong ano mga master, no top stitching ito mga master, at wala rin itong allowance na makikita sa loob at sa labas mga master. So bali ano ito, good quality ito, malinis ito mga master, yung isi-share ko sa inyong paggawa ng breast pocket mga master. So ito siya, start na tayo mga master. Ito ay ayusin ko lang sandali ang aking camera, ayan. So ito yung ano ko master, itong lalagyan natin ng breast pocket. Ayan siya. Sa wrong side, ito yung guhit. So, ito yung ating iguguhit naman natin sa kabila. Ayan siya. So, dahil kapag naguguhit kasi ako mga master, ang ginagawa ko dyan ay pinapasadahan ko na lang siya. Hindi ko na ginuguhit sa tela kasi na nadudumihan eh. Tapos, papasok ko na siya ng kaunti. Ayan, papasok ko na siya ng at least mga 116. So, ayan, may mark na ako sa pocket ko. Ayan siya. Ngayon, ang sukat ng pocket, breast pocket ko mga master ay 4 inch ang lapad, tapos ang haba pala 4 inch dito, 4 inch, tapos ang lapad niya nasa 178 mga master, 178 ang lapad niya. So, ito yung gagamitin natin na patigas. Medyo hindi naman ito ganong matigas eh, pero depende sa inyo mga master, no, kung anong gagamitin nyo. Pwede namang matigas, pwede rin hindi rin ganong matigas, pwede malambot lang. Tapos ang lapad nito, depende na sa inyo sa breast pocket mga master. Ang standard talaga dyan ay 1 inch, pero ang ginagawa ko nasa 7-8 na lang, kasi kuminsan sa tela na makapal lumalaki rin siya eh. Kaya ito yung nakasanayan ko, ginagawa ko na lang siya ng 7-8. Ayan siya. So, gupitin na natin to. Ito yung gagawin natin yung panlabi. Ayan siya. Tapos, isasapan natin to sa tela. Ayan. Ito yung tela siya. So, dapat ganyan. Ito yung wrong side. Ito yung didikit kasi mga master. Ayan siya. Tapos dapat naka-slanted siya, ito naka-straight yan siya. So, dito naman tayo magsukat ng 4 inches. Ayan siya, ganyan. Tapos ipaganyan natin sa mga master. Ayan. Ngayon, ito naman yung ating gagamitin na tela. Ayan, ito yung tela. Ayan siya. So bali ito yung tila natin gagamitin. Ang gagawin natin mga master, paano natin ito idikit? Ito yung wrong side mga master, igaganyan natin siya. Kung ito nakaganyan, ito yung dumidikit. Ang gagawin natin mga master, ito naman yung igaganyan naman natin mga master. Ganyan na ang kanyang hitsura. Bali kung ito nakaganyan, ngayon babalikan lang natin ito na nakaganyan naman. Ayan siya. Ito yung ididikit natin. So naka-slanted ito ng konti mga master, na naka-slanted siya ng ganyan. So ito yung ididikit natin mga master kung paano siya. So ngayon ay paplansahin ko na ito. So as usual, ayusin ko naman ulit yung aking pansahan at ang ating camera mga master. So sandali lang, isaksak ko lang ating pansahan at ating paplansahin na ito. So ayun siya. So ayan. So, paplansahin ko na. Ganito lang yung pagplansa mga master, no? Dapat nakaganyan, islanted. Ayan, oh. Islanted siya. Ito yung tela. Ayan, ganyan, oh. Islanted siya. Tapos, mag-alawang side dito ng kahit mga 1/4 sa taas. Iikot natin, ganyan.
Ayan, dumikit na ba? Medyo may bilis naman ito dumikit mga master eh. So ayan. So ngayon, ang gagawin natin, gumit tayo ng alamat. So magtira tayo ng 1/4 mga master. 1/4 dito. Ayan, sa 1/4. Dito naman 1/4. Para sa swing allowance. Tapos dito naman, depende na sa inyo kung 1/4 di kaya 3/8. Ayan, sa ito sa akin ginagawa ay nasa 1/4 siguro ito o 3/8. Parang ano eh, para mas malaki ng konti sa 1/4 pero wala pa namang 3/8. Ayan sa ganyan. Tapos papalasahin natin ito ulit mga master, ganyan ha. Ayan. Lasahin natin ulit. Kulang tayo ng gupit. So, ayan, naplansa na natin. Ngayon, gupitin naman natin ito mga master. Ito, dito naman tayo mag-gupit. Ayan, dito pa, diba ito? Ito siya. Ayan, ito. Itong alamat natin dito mga master, i-gupit na natin yan dito naman. Ipantay natin dito. Magtira lang tayo dito ng 1/4. Ayan siya, ayan. Ganyan. Hanggang dito lang tayo sa gupit. Ayan. Dito, gupit, mag-gupit tayo hanggang dito. Ito, pantayan dito, ganyan. Pantay lang yan siya. Tapos, magpigitin na tayo ng paganyan naman. Pantay dito sa mismong patigas. Ito, ito, pantay. Iganyan natin siya. Lampas ng konti. Mga one, lampas na ng almost one ito, mga master, ganyan. Ito, gupitin natin ito diretso, mga master, ganyan. Ayan. Tapos, ganun din dito sa kabila. Gupit natin ito. Ganyan. Gaya kanina, ito, itong patigas na ito, ito, itong patigas na ito, ito yung gupit natin hanggang dito, magpikita tayo dito, isang tila. Ayan. Tapos gupitin na natin to, sobra. So ayan siya, ayan siya. Ito yung pantay niya. Ayan. Itong napikita natin ito, ito pantayan dito sa ito, pantayan dito at saka ito pantayan siya. Ganun din dito. Ito napigitan natin dito, ito, pantayin din yan sa dito. Ito tupik, ipapasa natin, nakapansa kasi mga masan ng ganyan eh, ganyan. Tapos, ganyan naman sa kabila. Ayan, ganyan yan siya. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, ganun din yan dito. Ayan. Tapos ganyan. So pag ganyan natin siya, naka ano na siya. Naka-plansa na siya, malinis na. So ayan, kita naman siguro sa camera. So ito na siya. Para mamaya pagtahi natin, hindi na tayo mahihirapan mag sa pagtupi. Ayan siya. So kailangan talaga ito plansahin mga master na kasi magdidikit kasi tayo sa ano eh, sa patigas eh. Pero pwede namang hindi ito pinaplansa, itong edge na ito hindi ko na rin yung pinaplansa. Pinaplansa ko lang yung dito sa ano ko, sa tutorial ko para mas madali siya maka dun naman sa ibang ano beginner. So ayan siya. Ngayon ito na siya. Ayusin ko lang ulit ang aking plansahan at ang aking camera. So ayusin natin. So ayan na ulit. Medyo mahirap ayusin yung ano ko ha, camera. So ayan siya. So ngayon ipapasa din na natin itong ano ito ipapasa na natin to. Ito yung ipapasa din na natin dito sa guhit na ito. Ayan siya. Hanggang dito lang tayo sa guhit. Lampasan tayo ng konti. Baba lang tayo dito ng konti para hindi makita itong pasada. So ipapasa natin to ng paganyan. Ganyan ito. Pasada natin dito. Ayan siya. Dito rin. So ganyan.
pagpasada natin ito. Alalay lang tayo kasi baka mangulubot na naman. Masila ng pag masila natin lang, nangungulubot talaga. So ang pasada natin mga kapsa, hanggang anos lang tayo, nang patigas tayo, hindi tayo pwede sumubra sa patigas. Ayan siya. Parang kulubot yata. Medyo ano, may alo ng konti pero okay lang yan. Tapos magpasada naman tayo dun sa isa, sa ibabaw naman ng lining para sa pocket bag. So ang gagawin natin, kasi naka-slanted kasi ito, ayan, nag-slanted tayo dito, magbawas naman tayo dito ng konti. Isi ganyan lang natin, magbawas tayo ng at least mga 3/4. Ayan, ika ganyan natin siya, ganyan. Tapos ang pasada natin dito, dito lab, itong pasada natin dito, akit lang tayo dito ng mga hanggang dapat eh, dahil ito yung pasada natin, ito dito tayo magpasada naman, dito sa ito, dito, ayan, ito siya. Baba lang tayo ng konti, tapos 1/4, ayan siya. Iganyan lang natin. Kahit bye-bye lang natin yung allowance, ayan siya, ganyan. Ganyan, huwag kang sumubra doon sa mismong dulo ng tahi kasi makikita yung mamaya pag magpikite, dapat hindi siya nakikita. Ayan. Ganun din dito, yung dulo nito, dito, kasi dito tayo magpapasada, dito tayo banda dito. Para pag magpikita tayo, pag ito ipapasada natin dito mamaya sa kabila, hindi siya makikita yung gupit natin na allowance. So ayan na siya. So ngayon, ang gagawin natin ngayon ay magpipikitin na tayo. So ipikitin na natin, oh. Ganyan. Dito, sige na, ibuka lang natin yung parang alamas ng tela at saka sa lining. Bubuka lang natin. Ayan. Pikitin lang tayo. Gitain lang natin ang gupit. Ayan. Tapos, gupitin na natin. Huwag tayong sumubra dito sa may gulo ng pasada. Huwag tayong sumubra. Tapos, maggupit na tayo ng pikitin dito. Ganyan. Pa-letter, ano na to, parang pyramid, ganyan. Tapos ganyan naman, ganyan. Ayan, ganyan. Ganyan siya. Tapos sa dulo ng tahi, dapat magtira tayo ng mga tatlong hibla o di kaya mga dalawang hibla para hindi siya sumabog. Ayan. Tapos ganyan din dito sa kabila. Tapos ganun din dito kung kaya ano yung ginawa natin kanina, ipigitin lang natin itong pa-triangle, pa-pyramid. Tapos magkira tayo ng mga dalawa tatlong hibla. Ayan. So ngayon, napikitin na natin. Ang gagawin natin, ipasok natin sa loob itong lining. Ayan, ipasok natin sa butas. Ayan, tapos hatakin natin sa loob. So ayan na siya. Ibalik na rin natin, ha. Ayusin natin yung lining. So ayan, ayos na. Ngayon, balik natin ulit. So ganyan. So ngayon, ang gagawin natin, ipapasada natin itong tela. Gaganyan muna natin, ganyan mga muna natin mga master. Ayan, kukuha lang tayo ng guide para mayroon tayong matatamaan na sakto. So ayan, dahil nakaplasa natin itong edge kasi na ito, ang gagawin natin, no twist tayo, kailangan natin mag-mark. Kailangan ang gagawin natin yung pang-mark mga master ay tawag nito, yung madaling mabura kasi nagmamark kasi tayo eh. Pwede rin naman tayo mag-mark naman ng sinulid. Kung alam nyo kung paano mag-mark ng sinulid ay ganito lang yan mga master. Halimbawa, ito, gaganyan nyo lang. Ito yung ginagamit nito mga master na pang marker. Ay, itong sinulid na ito. Ganyan. So, hindi pa nga maayos pagkaano ko, ha. So ayan,
So ayan, meron na ako sinulid na marker mga master, no? Ayan, sinulid. Usual talaga ang ginagamit ng mga master mga sin na pang marker ay puti. So ganoon din dito sa kabila, magmark din ako dito. Pwede ako magmark dito ng kung may pang mark kayo na pang mark, pwede yun ang gamitin nyo. Pwede ring sinulid. Hindi kaya, pwede ano nyo, eh, parang ipin. Ganyan. Kasi kailangan kasi may marking nito mga master para mayroon tayong papasadahan pag sa kabila na tayo. So ngayon, meron na tayong guide. Ayan na, meron na tayong guide na sinulid. Ito gagawin natin mga master, no? Ayan. Ang unang gagawin natin ay ipasada muna natin itong allowance na ito. Ito sa nung sa lining, itong triangle na ito, pasadahan muna natin to para hindi gumalaw doon sa tila, sa lining kaninang atong ano natin, pang bulsa. Ayan. So ayan, napasada na natin. Ang gagawin natin, bubukalan natin tong ano, allowance, ito. Ikutan natin ganyan. Ganyan nyo lang. Ayan. Ganyan. Sundan nyo na, sundan nyo lang ha, ganyan. Hanggang sa mapunta tayo yung kanto. Ayan. So ganyan na siya. Ayan. Tapos yung guhit natin na yung mark natin na sinulid kanina, o di kaya yung may mark kayo dito. Ito yung itataan naman natin para ating tatahian. Tapos ito, tingnan nitong kanto na ito, dapat maayos 'yan pagkalagay. Ganyan. Tapos saka natin ipapasada itong allowance na ating pinapalansa, ito siya, ito. So ipasada ko na. Alala lang sa pagpasada kasi kailangan ano kasi ito eh. Masilan ang ano, ganito kasing trabaho, medyo kailangan talagang so ayun, napasada ko na. Tanggalin ko lang sa tinulong ko lang yung mga sinulid. So ayan, nasa napasada ko na mga master. Ayan na siya. Ayan. Sa kabila naman, ganito naman gagawin. Diba ganyan yan? Ganyan. Ikot siya na ulit. Ay, sorry, hindi po pala pasada ko pa pala yung alamas niya, triangle niya kanina. Pasadahan ko muna at ilalak para hindi siya gumalaw. So ayan na, natupasada ko na. So ganito ulit ang gagawin natin. Ayan, ganyan lang natin. Ganyan, ikot. Ikot, ikot lang ito, ikot. Hanggang mapunta tayo dito. Alala lang sa tila. Ayan. So, ito na siya, medyo na ano lang kasi natahin na kasi natin dito. So ganyan lang naman ng mga master eh. Para kung nahirapan niyo kayo mag-ikot, kahit iganyan niyo na lang, ganyan. Tapos sorry, iganyan na, ganyan ba, ganyan na, ganyan. Ganyan. Hindi na kayo mag-ikot, iganyan niyo na lang dito sa kabila, idukot niyo sa butas. Ayan, ito sa butas sa bulsa. Iganyan niyo na lang, ganyan. Makikita niyo pa rin naman 'yan dito eh. Simple rin naman 'yan, ganyan. Ayan. Makikita niyo pa rin yung allowance dito. So ayan siya. So ito siya. So ngayon ipapasada ko na. Ayos ko lang sandali kasi medyo hindi na ayos. Kailangan kasi talaga ito maayos yung pagka ano eh. Pagkalagay, pagkaikot.
Ito'y pasada ko na. Ito mga master, kuminsan sa mga na-experience ko nito mga master, nagkakamali talaga ako kuminsan dito. Kung magkamali naman kayo, pwede naman ulitin at tas-tasin na lang. Kasi siyempre, hindi naman tayo perfect naman na eh. Nagkakamali pa rin naman tayo eh. Kapag medyo low quality yung pagkagawa natin, eh, ayusin na lang. So ito siya, pasada ko na. So ito na sa ngayon mga master. So ganyan na siya, ayan siya. Ngayon, ayan ating brace pocket. Napasada ko na. Ipasok ko na ito sa loob. Ayan, pasok ko na sa loob. Ayan. Yung allowance, yung pocket bag pala, pocket bag. So ganyan na siya. Ayusin ko lang dito sa loob, ganyan. Ayan na siya. Ngayon dito sa ilalim, ganyan ko lang yung tela. Ayan. Yung allowance dito ng pagkintinahan ko kanina, ipartida ko lang. Ayan, partida lang natin. Tapos saka kung natin ipasada nitong tela mismo ito para mag-fix yung mga master, para hindi na siya magalaw. So para i-fix natin, balikarin muna natin. So ayan siya. So ganyan. Pwede nyo yung bistingan, pero pwede naman lang hindi kasi dito nakikita naman. Ayan siya. Nakikita naman kasi dito yung allowance mga master eh. So ito siya. So pasadahan natin yung allowance. Dapat ang pasada natin mga master, huwag tayong pumasok sa unang pasada, sa labas lang tayo. Sa labas lang, dito tayo sabana sa labas. Ito. So itong bandang sa ilalim mga master, hatakin lang natin. Para sakto sa dun sa kabi, sa ila, sa bulsa na wala siyang sobra. So napasada na natin ang so ito na siya ang ating bulsa. Tapos ito, unahin natin ito. Ito yung bulsa ng ating pocket bag sa ating breast pocket. Gupitin natin yung allowance bago natin pasadahan. Magtira lang tayo dito na kahit 1/2 or 5/8 ang allowance. 1/2 or 5/8, pwede na yan siya. Tapos ang lalim, dipindi na yan sa inyo. Pero ako hindi naman ako malalim dito magbulsa. Nasa ano lang ako, hindi ako umabot yan ng 5 kasi ano lang naman nilalagay nila dito eh, pocket square lang naman. At ito, pasadahan na natin. So ganyan lang mga master, dito sa dulo ng pasadahan natin kanina, ipaparound lang natin to. Na yung ating pocket bag. So check natin yung lobby sa front. So ito siya. Ay, so ito na siya ang ating pocket sa front. Ayan, tagal natin yung ating minis ng kanina na sinulid. So ayan, wala tayong nakikitang pasada ngayon na tahi. Ayan siya. Wala tayo nakikitang pasada ngayon na tahe. Ngayon, ito medyo hindi siya maayos. May allowance kasi yan dito, ayan. Ayan siya, oh. Ayan, i-check ko lang ulit, ha. Ayan siya dito, mayroon siyang makitang allowance dito. Ayan. Ayan, ipasok mo lang yan sa paloob. Paloob, pasok mo lang yung paloob. Kasi naplansa na yan, eh.
wala na yung problema, madali na lang ipasok. So ayan ah. Tapos ayan siya, malinis siya. So ayan na siya, malinis na siya, wala na siyang himulmol. Ayan. So ayan na siya, malinis na siya, wala siyang top stitch sa ibabaw. Ito wala siyang top stitch. Pagdating dito, wala rin siyang allowance na makikita. Ayan o, kasi napaloob siya eh. Tapos ganoon din dito sa kabila. Ayan, ano ko lang, medyo hindi nga maayos pagka ano ko dito, pasada. Pero pwede naman na ito eh. Ano naman tayo? Tawag ito, hindi naman tayo perfectionist. So ito siya, iganyan lang natin. Kaya pala siya naayos kasi yung allowance di siya naayos pagka ano, pagkalagay. So ito siya o. Ulitin ko lang no. Ganyan. Ito sa loob, ayan, may makitang pag-allowance kasi hindi pa naayos. Ipasok na natin yan sa loob. Ganyan. Ayan siya. So ayan, malinis siya. Ito, kuminsan, ang ginagawa ko nito, kinakarga ko ito sa kamay, hinahandstit ko siya para ma-fix siya doon sa itong karga na ito. Hindi siya lalabas. Pero kuminsan, hindi naman talaga itong lumalabas na eh. Pwede naman plansahin na lang ito. Ito, ayan, so ganyan lang siya oh. So ayan, so malinis siya. Malinis siya kung paano siya ginawa ang breast pocket. So ayan, kung paano siya ginawa. So check natin ulit no, kung talagang malinis pa talaga siya. Ayan siya. Yung loob wala siya, wala siyang himulmol. Ito naman sa kabila. Ayan, ito naman sa kabila. Ayan, tik natin. Wala rin siyang himulmol. Wala siyang allowance. Wala siyang nakikitang top stitch. So, ito yung quality talaga sa Americana mga master. Tapos, plansahin na lang siya. So, ayan lang siya kung paano siya ginagawa mga master. So, hanggang dito na lang po aking video mga master. Marami pong salamat sa inyong panonood po. At saka, please like, share, comment, and subscribe rin mga master. So, ayun po, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.